umiikot po kami sa mga mula pa po nung isang araw, no, sa mga nangyayari sa ating lalo na po dito sa ating syudad, dahil marami po talaga ang binaha. Isa sa pinakamatinding mga pinakamarami ring evacuees ang Quezon City. Baka pwede niyo po kami mabigyan ng update, ma'am. As of 11 p.m. po kagabi, nai-record po namin na meron po kaming 55,327 na individuals na na-evacuate, 50,819 na families, and 94 barangays, at may 227 po kaming active na evacuation centers. Mm-hmm. So ito po yung status po ng evacuees po na sinikater ng city government po ngayon at ang aming mga partners na dito tumutulong po. Mm-hmm. Okay. Meron pa po ba tayong mga ginamit na eskwelahan na sa evacuation center? Kasi alam po natin na magsisimula ng klase. Opo, dito po sa 227 na count ng aming evacuation centers, nakapaloob po dito yung sa schools. So may separate po kami na breakdown po dito at currently po na-assess po namin kung ano po yung extent of possible damages na na-incur po sa schools dahil po siguro sa paggamit nito as evacuation center. Mm-mm. Pero pero rest assured po that we are monitored very closely at nag-report po ng maayos po sa amin yung ating mga schools to our schools division office para po prioritize po namin yung mga gagamitin po ng mga estudyante ngayon pong parating na pasukan. Opo. Ma'am Bianca, meron pong mga dumating sa amin humihingi ng saklolo kahapon at maging sa hanggang kagabi. Ano po? Yung mga nasa Upper Nawasa yata o Lower Nawasa, malapit po ito sa nasa Fairview na halos, malapit sa Radio Veritas yata. At talagang hanggang bubong daw yung sa second floor, no? Hanggang bubong daw yung baha. Na ito po ba yung napasyalan na ng ating mga quick reaction team? Opo, actually simula po nung kasagsagan po ng ulan, meron po kaming nai-record ng 619 na request po ng rescue operations po sa amin. Uh-oh. At 487 po dito ang aming nai-record ng na rescue or naitala na okay na po sila. So ongoing po yung mga rescue operations. I'm sure po nandiyan po yung sa yung na-receive po namin dyan sa Fairview area. Dahil po sa District 5, meron din po kami, naka-monitor po kami kung ilan po dito nga yung na-i-record at na-i-accommodate. So, yeah. Sa Fairview po, District 5, may 72 po kami mga rescue operations po saan. Ina-assess pa po namin dito kung doon po sa breakdown po namin na 487 ilang po dito yung doon po sa Fairview. But rest assured po lahat po at tinatawagan po namin, chin-check po namin kung na-accommodate na rescue yeah. po sila or kung okay na po yung kanilang kalagayan po. Opo. Idagdag ko lang na as of this morning po, meron po yung mga natulog daw sa basketball court kasi... pag umalis daw sila sa pila, baka hindi sila maabutan ng tulong o ayuda. Ibig sabihin, baka hanggang ngayong tanghali, wala pa rin silang nakukuha. Siguro pakisilip na lang po dun sa sa may bandang Fairview o Lower Nawasa ba yun? Sige po, noted po ito. Kasalukuyan nga pong umiikot po yung aming mga social workers. Since sila po ang in charge sa aming camp management and patuloy po yung master listing po namin para po sa relief operation. So habang nagma-master list po kami, since meron naman po kaming datos dito kung nasaan po yung mga tao at kano po sila karami, maasahan po na darating po yung tulong dito po sa mga lugar na ito. Ano lugar po sa Quezon City, Ms. Bianca, yung pinakatinamaan ng bagyo at habag at kagabi? Ma'am, yung ating mga low-lying areas at saka yung mga lugar kung saan nandun po yung mga waterways at saka yung creeks. So since ito po talaga yung dumalo yung storm waters natin, dito po yung pinakamalubha po yung naging kalagayan. So yung aming naging prioritization po sa pag-rescue, dito po bumuhos sa mga areas po na ito. Pero of course, hindi po namin nakalimutan yung iba pong mga nagpaparescue sa ibang mga areas na hindi po natin naasahang magbaha. Pero dahil lang po sa matinding buhos ng ulan, napuno na rin po yung daluyan ng mga tubig.
Sa kasagsagan po nung biglang pagbaha kahapon, ano po, dito sa EDSA, maging sa mga Quezon Avenue, medyo kinulang po yata ng alalay ang Quezon City Government sa mga libreng sakay. I'm sure, naka-deploy po ba kayo ng inyong mga buses at mga trucks? Opo, full force po ang aming libreng sakay. So yun, news na po, understand, marami po talagang bugso ang request ng mga na-stranded, rescue operations ang aming natanggap, and we have to prioritize po kung saan po unang pupuntahan. Yung currently, yan pa rin po yung aming ina-address, yung mga naiwanan po at yung mga na-stranded, but rest assured po, full force po ang city government at ang lahat po ng mga partner agencies po na tumating po dito sa amin para po tumulong, para po makater po sila. Isa rin pong challenge dyan is that of course yung mga responders po at saka yung mga operators po ng ating mga libreng bus at saka yung mismong mga libreng sakay na buses, marami pong kailangan daanan na mga bahaing lugar. So possibly po may mga na-delay, yung mga na-stock up. So hindi po siguro nakakarating ng time yung ating mga libreng sakay pabalik dun sa terminus dahil po sa baha na kailangan pong suungin. Pero so ito po yung mga yung tinapo po naming mga challenges dun sa aming response actions. May mga barangay po ba, Ms. Bianca, na naghanap pa ng hingi pa ng karagdagang tulong para po doon sa mga evacuees nila? Yung na-identify po namin na 227 evacuation centers, patuloy po yung pakikipag-usap po namin sa kanila para po kamustahin at ano pang kailangan. So ito po yung ginagamit namin basihan para po makapag-provide, para po i-focus yung mga relief na available po ito po sa city at yung mga kailangan pa po namin i-request. Opo. Okay. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.